Hi guys, welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa Oslo Fashion Outlet. Makikita natin siya sa Eastern Norway Viken Vest B. Guys, alam nyo ba na ito yung pinakamalaking outlet dito sa Norway? Na kung saan makikita natin yung mga sikat na stores or brand. Pero ang kagandahan kasi dito guys, buong taon siyang sale. So, kung gusto nyo medyo makatipid, dito kayo pumunta. Kasi mga branded nga siya na mga boutique, pero may mga sale sila. So, makakatipid ka din kahit pa paano. So, samahan nyo kami guys sa aming paglilipot dito sa Oslo Fashion Outlet. Nandito nga pala kami guys kasi bibili kami ng shoes para sa Ate LJ namin. Gagamitin niya pampasok sa school at pang gym nila. Sa Pinas, may PE na subject. Dito, meron silang tinatawag na gym. So, ibang shoes yung gagamitin nila doon. So, samahan nyo kami dito sa paglilibot. Tingnan nyo to guys. Dati siyang 1,400. Naging 700 na lang siya kasi 50% off. Diba? Ang ganda. So, makakamura ka. Jay, what happened? Ayun, vampire? Ayan, you eat chocolate. Dirty na ikaw. Ha? Saan na dirty? Ayaw na? Daddy! No! Is it the daddy? Alam nyo ba guys na over 55 branded stores or boutique ang nandito. So ngayon guys, itry natin na umikot dito or lumibot para makita nyo rin kung ano yung mga stores na andito. Thank you.
So guys, itry natin pumasok sa store na to. Tingnan natin kung meron ba tayong makikita good price na mga sale. No? Pero sa totoo lang guys, kasi dahil branded nga sila, kahit sale sila, medyo mabigat pa rin sa bulsa. So dapat pag-isip muna tayo bago natin bilhin. So ayan, may nakita silang sale na 50 kroner. Pag mga ganyang price guys, 50 kroner pababa, medyo okay lang yan. Pero pag mga 100 kroner pataas, medyo mag-iisip na tayo kung bibili natin. Kasi pag kinonvert mo yan sa peso, medyo mahal na rin yan guys. Kaya maging wise tayo sa pamimili din kahit sale. Diba? Guys, nandito tayo sa loob ng Nike store. O ayan, nakikita nyo naman, nagsusukat na siya ng sombrero. Pero guys, yan lang din naman talaga yung hiling niya o yung bisyo niya. Yung sombrero tsaka shoes. Pero hindi naman siya yung katulad ng iba na. Pag may bagong labas, bibili agad. Siya, nag-isip muna kung bibili ba talaga niya. Kaya, pag bumili yan siya, so ibig sabihin, good price yun. So, ayan, naghahanap na si Ate LJ namin ng shoes niya. Alam nyo ba guys, na bibilin ko sana itong shoes na to. Kaso nga, hindi ko pa naman siya kailangan. Marami pa naman din akong shoes sa bahay. So, hindi po ako nagpatukso na bilhin siya. Diba? Dapat ata, ganun yung mindset natin. Pag hindi natin kailangan, huwag natin bibilhin. Pero guys, kung may pinaghahandaan kayo, like, uuwi kayo ng Pinas, tapos gusto nyo, mamili ng mga pasalubong, pwede. Mas magandang mamili pag mga sale para mas makatipid tayo at mas makamura. At mas marami pa tayong mabili. So, mabibigyan pa natin yung iba nating mga relatives, family, or friends, diba? Pero guys, kung wala naman tayong pinaghandaan, tapos di pa naman natin talaga kailangan, huwag na lang muna tayong bumili para masave natin yung pinaghirapan nating pera sa ibang bagay. Diba like, sa food, sa mga bills, sa mga bayaran natin. Diba? Kesa bili tayo ng bili ng kung ano-ano pag sale, tapos di mo namamalayan, ang dami na pala nakatambak, diba? Hindi naman nagagamit. Nandun lang sa sulok. Diba? So guys, yun. Comment down below kung agree kayo sa akin. Sa pananaw ko.
So ayun guys, magbabayad na tayo. Pero si Ate LG namin ay may pahabol pang pabili. Dahil nag-birthday naman siya. So pinagbigyan na siya ni daddy niya. O nga pala guys, yung pera na pambabayad namin sa shoes ni Ate LJ is from ano, sa birthday niya. May mga friends and relatives kasi kami nag-send ng money para sa birthday niya. So yun ang gagamitin namin. O, diba guys, ang saya-saya niya kasi nabili niya yung gusto talaga niya. Alam niyo kasi guys, kadalasan kasi hindi talaga namin nabibili kung ano yung gusto niya kasi. Hindi namin siya sinasanay na pag may gusto ay bibilhin agad. Paano na lang kasi guys, pag lumaki siya. Kakalakihan niya kasi yung attitude na ganyan yun. Pag may gusto, bibilhin. So, paano kaming mga magulang guys pag lumaki na sila. Alam niyo, pag lumalaki yung mga bata, pamahal din ang pamahal yung mga gusto nila. So, paano na lang kami? Paano tayong mga magulang? Paano kung hindi natin ma-afford yung gusto nila? Diba? So, pagdadamdam sila. Magagalit sila sa atin, guys. Sasama ang loob nila kasi hindi natin nabili yung gusto nila. So, ngayon pa lang na medyo bata pa, medyo kontrolin na natin o iwasan na natin yung attitude na pag may gusto sila, bili agad. Di ba guys? Kayo ba? Ganun din ba kayo sa mga anak nyo? Ganun din ba kayo mag-isip tungkol dyan sa mga pabili-pabili nila? So guys, nandito naman tayo sa Adidas. Titingin tayo sa loob kung mayroon ba silang magagandang sale or kung may mga mas mura sila ditong shoes kaysa dun sa Nike. Pero guys, hindi na tayo bibili ng shoes. Syempre kasi nakabali na tayo dun sa Nike. Tsaka mas prepared din talaga namin sa Nike kasi mas mura. Pero guys, sa totoo lang, hindi naman sila nagkakalayo ng price. So, depende na lang din talaga sa inyo kung ano ang mas prepared nyo na brand. Si Nike o si Adidas pa. Kami kasi, mas prepared namin si Nike kasi pasok sa budget namin. Kayo ba? Ano bang mas prepared o mas bet nyo na brand? Si Nike o si Adidas? Tapos, comment nyo na rin below kung bakit nyo mas gusto si Adidas or si Nike. O ayan guys, nakikita nyo. Nagsukat-sukat ang aking bunso ng bag. Pero sabi ko sa kanya, may bag na siya. So kailangan niyang ibalik yon. Ayan. Thankfully, medyo naintindihan naman niya. So binalik naman niya yung bag. Di naman siya nagpilit na bilhin namin. Pero guys, nakita niya kasi ang Mickey Mouse na damit. Doon siya medyo naglupasay. Ayan, yung Minnie Mouse. Sabi niya, Mommy, I want to buy that. Pero dahil hindi nga namin kailangan, sabi ko, no, next time. Pero dahil pagod na rin siya, wala na siya sa mood, medyo sinumpong po siya. Ayan. Hindi na po siya papakiusapan. O, ayan. Humiga na siya, diba? Pagod na po kasi siya niyan. Tapos, wala kasi kaming dalang stroller.
Guys, para sa atin na may mga maliliit na anak, meron pala sila ditong playground kung saan pwede silang magtalon-talon. Oh, ayan guys, nakita nyo. Ayan yung parang mini playground nila. Para ito sa mga bata na naiinip na sa pamimili ng kanilang mga magulang. So, pwede sila dito maglaro-laro. Magtalon-talon. So guys, finish na tayo mamili. So, pauwi na kami ngayon. Bago kami umuwi, kakain muna kami sa Burger King kasi medyo late na. Dinner na kasi. So yun guys, lagi natin tandaan na hindi porket sale ay bibili na natin. Dapat itanong muna natin sa sarili natin kung kailangan na ba natin yung bagay na yon or kung gagamitin na ba natin bago natin bilhin para makasave din tayo. Iwas tayo sa mga bili-bili ng kung ano-ano lang tapos itatambak lang natin. Okay guys? Guys, kung gusto nyo makatipid, download nyo yung app ng Burger King. Meron silang mga coupon doon, mga discounted meals.
did you get? Huh? What's that? What's that? What's that? You show to them mo. What's that? Huh? Ate, ano yun? It's pancake. Pancake. Wow, and your favorite to that? Order ng burger lang at fries dahil nabusog na kami sa McDo. McDo? Yeah. Burger King. Kaya nga ito na yung order namin sa Burger King kasi nabusog na kami sa McDo. Daddy? Ano ba ang daddy namin? Ayan. Ha? Sorry, I need to attack. What time did you got, JL? We got this! What's that? What's that? Can you see? Ay! Hoy! Oh, tissue! What's the tissue? Oh! Thank you for watching, guys. See you on my next video. Bye.